isasa ilalim na sa GCQ o General Community Quarantine ang lalawigan ng Cavite simula sa Sabado. Papayagan na ang mga pampublikong transportasyon pati ang pagtawid sa iba't ibang mga bayan ng probinsya basta may transit pass. Nagbabalik live si John Consulta. Jessica, pagpasok ng mga manggagawa at pagbubukas ng ilang mga establishmento, ang mga pinakamalaking pagbabago sa oras na ipatupad na nga ang General Community Quarantine dito sa probinsya ng Cavite. Pero alam mo, Jessica, sa IMUS, kahit GCQ, ay may sistemang susundin para hindi maganap ang second wave sa lungsod. Sa pinakahuling datos ng Department of Health ngayong araw, dalawa ang bagong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Cavite. Ilang araw nang mababa ang COVID-19 cases sa lalawigan na pumalo lang sa mahigit 300 simula nung Marso. Kaya naman mula sa ECQ, kasama na ang Cavite sa mga lugar na ibababa na sa General Community Quarantine. Ngayon pa lang, naghahanda na ang lalawigan. Sa isang Facebook post ng provincial government, nagpapaalala sila na hindi pagkabalik sa normal na buhay ang sa GCQ. Kailangan pa rin ang quarantine pass bago lumabas. Ang mga may trabaho, kailangan may valid ID. Magpapalik na raw ang pampublikong transportasyon, pero para mapatupad ang social distancing, kalahati na ng kapasidad ang pwedeng isakay. Ang mga tricycle, isang pasahero lang ang pwedeng pasahero. Sa mga motor, bawal ang angkas, kahit pa mag-asawa, wala naman daw kasing couple pass. Pwede na raw bumiyahe sa iba't ibang bayan sa loob ng lalawigan, pero kailangan kumuha ng transit pass mula sa alkalde kung tatawid ng ibang bayan. Isang araw lang ang validity ng transit pass, hindi raw ito partial pass. Sa mga may trabaho, magsisilbing transit pass ang kanilang valid ID. Wala rin daw chismis pass, kaya bawal ang tambay sa lansangan. May liquor ban at may curfew pa rin. Pero sabi ng bayan ng IMUS, ang mga manggagawang nakatila lang sa lungsod ang papayagang makabalik sa mga factory dito. Nagsasagawa na rin ng online orientation sa mga bubukas ng establishmento sa lungsod kung paano mahigpit na babantayan ang kalusugan ng mga magbabalik trabaho para hindi magkaroon ng second wave ng hawaan. Dapat kasi magkaroon sila ng ICS, yung Incident Command System, kung saan dapat meron silang DSO, yung Disease Surveillance Officer, na magmo-monitor sa lahat ng kanilang mga empleyado. Kailangan kasi talaga dito yung close coordination ng mga industries at ng city. Jessica, sa number 5 na naging anunsyo ng Office of the Governor dito sa Cavite ay papayagan na raw sa ilalim ng GCQ ang operasyon ng mga barberya at mga salon. Pero naging maliwanag, Jessica, sa naging anunsyo sa briefing na Malacanang kanina na hindi pa rin papayagan mag-operate ang mga barberya sa ilalim ng GCQ. Sinusubukan natin tumawag at kumuha ng pahayag mula sa Office of the Governor, pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayo nakukuhang tugon. Sinasabi natin na sa mga dating na araw ay mabigyan linaw ang naturang isyo. Jessica. Ingat at maraming salamat sa iyo, John Consulta. Magandang hapon ho, bayan ng Tansa, especially ho sa mga Tansenyo, magandang hapon ho sa inyo. In behalf ho ng ating butihing Mayor, Mayor Yuri Pacumio, tayo ho ay maglalahad ng ilan sa mga napag-usapan ho ukol sa naging pagpupulong kanina sa 41 barangay. Kasama ho ang ating ABC President SM Matro. So, isa ho sa mga nais naming ipunto, lalo na ho sa pagbubukas ito ngayong Mayo 16 para ho sa ating general community quarantine ay ang ating public transportation. One of our main concern is talaga po ay yung paano natin maipapatupad ang social distancing specifically at ang pagsusot ho ng mask. So, sa atin ho, sa mga tricycle driver na patuloy nating sinapinapaalala at na kinakailangan isa lamang po ang maging pasahero ng bawat tricycle sa ngayon. So ang samahan naman ho ng ating mga jeepney drivers, patuloy ho kami nakikipag-ugnayan upang bigyan sila ng briefing kahit papaano po sa papaano nila gagawin ang social distancing specifically po sa ating mga jeepney, no? Ang isa sa ating mga dapat din hong bigyan ng pansin ay ang ating mga senior citizen at ang ating mga youth. So, base ho sa ibinaba sa atin ng ating governor na as much as possible po sana maiwasan ang paglabas ng ating mga senior citizens. So, from 20 and below, at the same time po ay 60 and above. So, hindi na po sila ia-allow o lilimitahan po ang magiging galaw
ng ating mga senior citizens sapagkat sila po yung mas vulnerable na makakuha ng ganito pong sakit o yung tinatawag natin na COVID-19 sa ngayon. Pagdating naman po sa ating mga establishments, ilan hong mga establishment po natin ay sabay-sabay na magbubukas yan. Ang panawagan po namin at patuloy naming ginagawa sa ngayon ay ang pag-promote ng social distancing, lalo na ho sa ating mga withdrawal centers, banks, at the same time ho dito sa ating pamilihang bayan. So ngayon po, isa ho sa dapat natin bigyan ng pansin din ay ang strict implementation ho ng pagsusot ng mga mask. Kayo man ay pupunta sa pamilihang bayan o kahit saan hong lugar dito sa bayan ng Tansa, kayo ho ay ma-apprehend kung wala ho kayong suot na mask at wala ho kayong dalang quarantine pass. So, ang quarantine pass po na hawak nyo sa ngayon ay valid pa naman pong gamitin. No? Yung mga nagtatrabaho naman ho, according to our governor, exemption naman ho, exempted sila sa mga iisyuhan ng quarantine pass sapagkat ipapakita lang po ang kanilang mga ID na sila ay nagtatrabaho, lalo na ho yung mga panggabi. Meron pa rin hong curfew na gagana ho sa panahon ngayon. So, alas 5 ho ng umaga hanggang alas 8 ho ng gabi. So, ngayon po, kung kayo ay mga nagtatrabaho, especially sa mga 24-hour services o BPO o sa mga security guard, kayo naman po ay exemption. Hindi naman ho maa-apprehend. Ipakita lang po ang inyong mga papeles o ipakita lang ho ang inyong ID sa ating mga barangay. Tuloy-tuloy po ang checkpoint na gagawin ng ating 41 barangay. Huwag po kayong mabahala dahil ang checkpoint naman na andyan para ipatupad lamang po yung batas na atin pong ibinababa sa kanila. Ngayon ho, paglilinaw, base ho doon sa inyong quarantine pass, ang pamalambayan ho ng Tansa, kagaya ng nasabi ko ho kanina, ay magbibigay po ng card o ng ID system para ho sa mga nasa bahay. So, ang tanong, paano kung nagtatrabaho ka? Kailangan mo pa ba ng ID? Hindi na po, dahil meron na po kayong ID ng inyong pinapasukan or ng company. Kakailangan nilang po ang ID o yung ibibigay po naming ID ay para doon sa maiiwan na nasa edad 21 hanggang 59 na sila po ang makakabili ng pangangailangan ng pamilya. Pero hindi po dapat ma-issuehan ng ID yung nagtatrabaho na sapagkat madadala po nila yung ID. So as much as possible po sana, kung hindi naman hong maiiwasan na meron hong mga senior citizen o na dalawa lamang sa loob ng bahay at parehas pa senior citizen, bibigyan rin po natin ng ID. Pero hindi naman ho porkit nabigyan ng ID na at yung ilan po na natitira ay napakaganda naman po ng kanilang sitwasyon sa ngayon. So we are still waiting para na lang ho sa mga resulta ng test results po nila para dito sa COVID-19. So, ang pamalambayan po ng Tansa ay patuloy na magbibigay po ng ayuda. Alam naman ho at naiintindihan namin na although magluluwag o magbabalik ho ang makakailan sa trabaho nila, pero still hindi naman ho susweldo pa yan. So, kaya ang pamalaan ng bayan ng Tansa ay maglalaan muli ng additional na tigpa 5 kilos ho sa almost 100,000 household sa pamalaan bayan ng Tansa. Ito po ay bilang pagsuporta at alam po namin na tayong lahat ay dumaan sa ganitong krisis. Kaya po makakaasa po kayo na ang inyong pamahalaang bayan ng Tansa ay handang sumuporta at handang magbigay ng ayuda para sa ating mga mamamayan. Isa hong paalala muli sa ating mga kababayan, huwag ho nating kakalimutan, sundin ang mga alituntunin ng pamahalaang bayan. Sundin ho natin ang social distancing, magsuot ho tayo ng mask, at lagi ho nating isaisip sana ang kaligtasan ng ating pamilya. Laban, Tansenyo, kaya natin to. Magandang hapon po sa inyong lahat.